So ayun nga guys, ano, galing ako sa psychologist ko ngayong araw kasi iba yung pakiramdam ko, nahihirapan ako matulog. At yung pagka-addict ko sa cellphone talaga ay parang feeling ko grabe na. So parang share ko na rin to sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Alam kong hindi lang din naman ako yung nakakaranas ng sitwasyon na ganito, kaya gusto kong magkaroon kayo ng awareness tungkol dito. So sa first meeting ko sa aking psychologist, ang unang pinagawa niya sa akin, ang gusto niyang gawin ko ay i-off ko daw yung cellphone ko from 7 PM up to 12 midnight para daw hindi ako ma-shock, kasi lagi mo nang ginagawa tapos biglang mababago yung routine niyon. So yun yung ginawa niya, bali staggered yung process, ano, hindi bibiglain. From 7 PM to 12 midnight kailangan off na yung cellphone ko. Medyo nahirapan talaga ako doon sa first day na ginawa ko yun. Pero talagang tiniis ko lang siya. Kasi yun yung dapat gawin eh. So, konting tiis, tiniis ko yun. Ginawa ko yun sa first day. And then, nung second day na namin, ano, yung second day na meeting ko sa kanya, in-advise niya ako na from 7 PM to 7 AM in the morning na yung pag-off ko ng cellphone. Grabe guys, sobrang hirap ko. Sobrang nagpipigil talaga ako ng aking nararamdaman na buksan yung cellphone ko, kasi yun yung pinaka-advice niya eh. Kahit nahirap na ako, ginawa ko kasi yun yung dapat, ano. Doon sa second day talaga, sobrang hirap ko kasi would you imagine 7 PM hanggang hindi mo hawak yung cellphone mo na nasanay kang ginagawa yun. Pero yun, tiniis ko talaga siya for the sake nitong pagpapa-check up ko sa kanya. So noong third day na nga guys, okay na talaga siya. Naging okay na yung pakiramdam ko kasi sobrang hirap ko ng first and second day, ano. Alam nyo ba kung bakit di na ako talaga nahirapan? Kasi in-stop ko na yung meeting sa psychologist ko. At na-realize ko na mas mahirap yung pinapa-off sa akin yung cellphone from 7 PM to 7 AM kaysa hirap akong matulog. So I stopped seeing my psychologist in short. Yun lang. Charot.